Yan na mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po muli sa Taong Gala sa araw na ito. Isang panibagong reaction video po tayo mga idol. Pero bago po ang lahat, hilingin ko sana sa inyo pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa ating mga reaction video. At syempre, huwag natin pong kalimutan ang Kabusiness Family, Kabusiness Official, and then si Papa Dins. Okay, bueno, ito nga po mga idol, nagbabalik po tayo. Bigyan natin ng reaction video itong nangyari nga po kay Lito at Vera. Sa pagkakataong ito, namagitan na po si Kabusiness. At talagang sinabi nga po ni Kabusiness na talagang sumasakit na ang kanyang ulo dito sa dalawa. So, nung nagkita si Lito at Vera, isa po sa tagpo na atin pong nakita itong paghalik ni Lito kay Vera, paghingi ng sorry. So, una po sa lahat, marami po kasing nag-comment na parang hindi sincere si Lito. Pero ako, para sa akin, kung ano man ang sinseridad, si Lito na po ang nakakalam dun. Pero tandaan po natin, para sa akin, ang paghingi ng sorry dapat nasa puso yan. Dapat kung sakali man pinagsisihan na natin ang bagay na ito, nararapat lang na hindi na natin dapat pang muling balikan. Yan po yung isa sa pinakamagandang dapat gawin. Isa sa karaniwang dahilan kung bakit patuloy na nag-aaway ang isang mag-asawa, hindi nagkakaunawaan, ay dahil sa kapag bumabalik sa kanila ang argumento, binabalikan nila ang kanilang nakaraan. Ito yung sinasabi ko doon po sa aking mga naunang reaction video. Kaya payo ko kay Lito, dito dapat Lito pag-isipan mong maigi. Dapat na kung talagang totoo, sensor ka doon sa iyong sinasabi, ay nararapat lang na isa puso mo yun. Tulad ng sinabi ng ating pong pinakamamahal na si Kabusiness, narinig mo naman, binabasa niya ang mga reaksyon ng iba, huwag nang tanggapin si Lito. Ang lahat ay may karapatan na magkaroon ng second chance. Kaya lang, sa pagkakataong ito, Lito, dapat ipakita mo na totoo ang iyong pagsisisi. Dahil sa susunod na gawin mo uli ang mga bagay na ito, maniwala ka, maaaring pagbigyan ka ni Kabusiness, mapatawad kang muli dahil iba ang puso ng Kabusiness. Pero sa mga followers, baka hindi mo kayanin ang balik sa iyo. Tandaan mo, marami kang tagahanga, maraming nagmamahal sa iyo. Pero huwag sanang dumating ang punto na ang pagmamahal na ito ay maupos, maubos. Dahil lamang sa pinaggagawa mo na ikaw mismo ang nagtutulak para magalit sa iyo ang iyong mga followers. Pero ganun pa man, at least kahit papano, naresolba itong problema na ito. Nagtapos sa isang magandang pagbibigayan. Hindi rin natin masasabing hindi dapat ikonsidera ni Vera dahil una, mag-asawa sila. Kasal na po sila. So ang mga bagay nito ay kailangan ikonsidera. At nasa kay Vera na, isang magandang katangian kay Vera ay matiisen. Kaya niyang magtiis, kaya niyang magsakripisyo alang-alang sa kanilang relationship. Ito ang bagay na kinakailangan bigyan din ng pagpapahalaga ni Lito. Dapat Lito, makita mo ito sa puso mo na ang isang Vera ay walang katulad ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo. At pakatandaan natin, laging tatandaan ang kasabihan na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Tunay at totoo. Dahil nga nung namagitan na po si Kabusiness, ay nasabi niya na talagang nakakaramdam siya ng sakit ng ulo. At pati nga siya ay nadadamay sa problema, no? Kasi dahil nga sa sinasabi na hindi kayo pinapakialaman.
Pero bilang kasapi ng ka-business, tandaan mo, mayroon karapatan si ka-business na panghimasukan anumang problema sa inyo sapagkat nasasakop kayo ng isang sambahayan. At katulad ng sinasabi ko, ang problema ng isa na aabsorbiyan ni ka-business. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon na mamroblema pa si ka-business sa atin mismo, sa mga bagay-bagay na para sa atin. Dapat, dahil problema ang hinahanap ni ka-business at binibigyan niya ng solusyon sa iba, tayo mismo ay maging katuwang sa pagbigay ng solusyon sa mga problema. Hindi yung tayo ang makakadagdag pa. Well, ito na nga po mga idol. Isang napakagandang ending kung sakali man. Pero para sa akin, sabi pa nga, everybody deserves a second chance. Nararapat lang po na magkaroon din naman ng second chance sa lito. Huwag na sanang mangyari po uli ito. Dahil lito, tandaan mo, kapag mangyari uli ito, hindi ko na masasabi kung ano ang magiging galit sa'yo ng mga followers mo. Ang pagmamahal ay walang sukatan. At sa bawat pagtakbo ng isang relasyon, habang tumutugay-gay kayo at naglalakbay, hindi maiiwasan magkaroon kayo ng mas higit pang problema at suliranin. Pero lito and Vera, tandaan ho natin, ang pinakamainam ay magpakumbaba kung sino po ang laging nakakagawa ng kasalanan. Pangalawa, pinakamainam na ang bagay ay pinag-uusapan ninyong dalawa. At kung nare-resolba o kayang resolbahin ninyong dalawa, huwag na muling balikan pa. Pagkatapos, kung hindi man, huwag kayong mahiyang humingi ng payo kay ka-business bilang inyong pinaka-pinuno, leader. Dito pala mga idol, nakita ko ang liderato ng isang ka-business. Ang pagbibigay niya ng patas na pananaw na kahit siya ay nasasaktan, tinitimbang pa rin niya ang ikabubuti ng bawat isa. Dahil kung nakinig siya rin sa mga payo ng lahat na iwanan na, huwag na papasukin si Lito, baka makakanta si Lito ng "And now, the end is near, and so I face the final curtain." Baka yun ang makanta mo, Lito. Huwag mong hayaan uli na mangyari yan. Tandaan mo, ang kabutihan ng tao nauubos, nauupos, may hangganan. Kapag inabuso natin at lagi nating sinusubok, minsan, nananawa rin. Well, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Subaybayan po natin ang patuloy na tagpo ni Lito at Vera. Sa akin lang mga idol, bigyan na lang natin ng isang panalangin na sana ay maging mas matibay sila. Mas maging matibay. Panghuli, bago tayo magtapos, Lito, sana po, o nakikinig ka man, ang hiling ko sana ay maging matured ka sa pagbalansi ng lahat ng mga problema. Dahil tandaan mo, hindi lang ngayon ang problema yan, kundi marami pang darating. At syempre, iwasan mo tumingin sa iba dahil mayroon ka ng responsibilidad kay Vera. Yun po yung lagi mong tatandaan. At kung ano man problema mayroon, kayong dalawa, lagi lang ninyong idaan sa mabuting usapan. Well, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Follow and connect lang po. At syempre, ka-business official, Papa Dins, and ka-business family. Isama po natin ang ating pong mga kagwang, by kagwang, official, Intoy, kagwang, at syempre po, Buknoy. At syempre, ang ating pong magigiting ng mga reactors, anime, reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay, PLC, andyan po si Kalingap Torak. At siyempre mga idol, isama po natin Almenda Mix Vlog and Mumblers Channel. Hanggang sa muli po mga idol, quick reaction lang po tayo dito po kay Lito at Vera. Paalam po, maraming salamat po sa panonood.
So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.